So ayan mga George, wala nang nagutok. So ngayon mga George, for today's video, magre-repair tayo ng front suspension ng Yamaha Aerox 155 Aerox S. So ngayon, ang problema nito is lumalagutok yung common issue ni Aerox at NMAX yung lumalagutok siya. Ngayon, ang gagawin natin dito is babakasin natin, i-repair natin, kapalitan natin ng oil at ang gagawin natin is i-invert natin yung spring. So ngayon mga George, magbabaklas lang ako para makita natin ang procedure. So ngayon mga George, so natanggalan natin yung front suspension ng Aerox natin. So doon naman tayo sa susunod na step. Babaklasin natin yung cover nito. Meron siyang circlip doon. Patanggalin natin yung oil at papalitan natin yung bago. Papakita ko sa inyo paano gawin to mga George ha. So ngayon mga George, babaklasin natin yung lock sa ibabaw para ma-drain natin yung oil. Tapos papalitan natin siya ng oil na panibago. So, sa base experience ko, kasi nag-try ako, ang ginagamit ko sa front suspension is ATF, automatic transmission fluid, no? Bukod sa fork oil, kung wala kayong fork oil, pwede niyang gamitin yung ATF. So, ngayon mga George, tanggal natin. PJ! Hala! So yung mga George, tanggalan natin yung isang lock. Tapos makikita natin dito yung cover. Tapos yung spring. Kung mapapansin natin yun yung mga George. Yung spring niya at yung oil niya, tingnan yung mga George. Yung kulay ng oil. At kung gaano karami lang yan. So ngayon, natanggal natin yung isa pa. George. Okay. Tatlo na kami pag hindi pa namin natanggal yun. Iwan ko na lang. Hindi pa. Hindi ah. Bitaw. Bitaw. Okay, isa pa. Ano gumagalo yung ano? JT naman JT. Up, din pa. Up, din pa. So yung mga judge na, tanggalan natin yung dalawang lock at dalawang spring. So ganun pa din ang gagawin natin. Tanggal natin ang oil. Kita nyo kung gano'ng adumi yung oil nito. No? Dango lang lang. May bugok na itlog. Pwede mo lang yun. So ngayon mga George, magsusukat tayo ng oil na ilalagay natin kada front fork. Pero tayong syringe dito, nabili ko lang kasi dito is 10 ml. So ang oil capacity ng per tube is
ang gagawin natin is 65 ml per tube. So ngayon, isa-isay natin siya hanggang umabot ng 65 ml. So ngayon, magsusuka tayo ng 65 ml per tube. So ngayon, naitik-tik na natin yung front suspension natin. Ngayon is lalagyan na natin siya ng oil. Make sure na natik-tik na natin ang husto para wala na siyang oil sa loob. Kaya jawa. So ito yung pang 65 ml natin mga George. No? Nakikita natin 65 ml. Ito na yung pang itong kuha natin sa gagawin natin, bombay lang natin para yung oil bumaba sa sahig. Sa sahig, sa baba. Sa ilalim. Sa sahig. Brandy binili mo. Oo. Kasi mas maganda, make sure talaga na sakto yung oil. Kasi pag sumobra naman sa oil, is sobrang tigas naman mga George. At kung kumulang naman sa oil, sobrang lambot, may possible na maglagotok sa dyan. So kung sisilipin natin mga George, hanggang dito yung oil niya. Sa ibabaw ng dasil, no? Ayan. Kita ba? Ayan. Nasa ilalim, ibabaw ng dasil. Humahig kita niya mga George. Ayan. Nandito siya. Pag nakababa yung thinner tube. Kaya mga George, makikita niya. Yan. Hanggang dito siya mga George. Halos sa ibabaw ng dasil. So ngayon, ang gagawin natin is bombahin lang para pumasok sa ilalim yung oil at wala na siyang hangin. Gasan lang natin yung spring kasi bantot eh. So pagkatapos natin ugasan mga George, punasan natin mabuti kasi gasolina yung pinahugas natin para matanggal lang yung oil na luma. Kung mapapansin nyo mga George, pagbunot ko kanina, yung mga spring na mahiwa-hiwalay is nasa ibabaw, no? Yung spring... Sige kuya! Yung spring na mga tikit-tikit is nasa ilalim. Ang gagawin natin mga George is babaligtarin natin siya. Yung position ng dikit-tikit is lalagay natin sa ibabaw para yung tension niya is hindi masyadong malambot, no? So yung mga George, babaligtarin natin siya. Lalagay natin yung isa. So yun. Hindi, hawak. Kaya ko na ito. So ngayon, mabalik natin. Kailangan natin ng, siyempre, isa pang tao. George tayo dito, ng taga-hawak. So mga George, babalik na natin yung ating lock. Make sure na hindi pipitik mga George. Kasi pag kumitik yan, malamang black eye tayo nito. So yun na. Tapos na itong isang suspension natin. Isa na lang. So bibilang ulit tayo ng 65 ml. Mga George, bilangin natin ng ml ni Roy. Uno. At ito yung panlas natin mga George, pang 5 ml, pang 65 ml natin. Siyempre kailangan natin bombay muna. Bombay mo George. Okay tayo mo. Bombahin mo George. Wala din,
motore con i notte se mai va chi. So ngayon mga George, tapos na tayo, no? Napulasan na natin at ganun din ang gagawin natin sa kabila suspension yung mas malaki yung clearance ng spring is lalagyan natin sa ilalim is, yung dikit-dikit is lalagyan natin sa ibabaw, no? Ito lang po is base experience ko, ganito ang ginagawa ko sa mga Aerox and Max sa mga lumalago po. Wala namang masama kung itatry nyo yung ginagawa ko at napakasimple lang yung gagawin mga George. Ikaw na ako? Ito yan. Tigasan mo ha? Ito po. Ang lalagyan mo lang. Ito. Tubo. Kasi yung tigas ka nila. Ito kumawa sa tubo. Yan. Pag yan sumablay, butas na yung kamay mo eh. So yung mga joints. Tapos na ang ating suspension repair. Kakabit lang natin to. So ngayon mga George, tapos na ang ating ginagawang front fork suspension. So ngayon, testing natin siya kung lalagot ako. So ngayon mga George, no, tapos na tayo sa ating ginagawang front suspension. Ni-replace natin ang oil at nilipad natin yung spring. So ngayon, pinakita ko sa inyo ang procedure at ilang ml kada tube ang nilalagay. So ngayon, testingin natin to mga George kung lalagot ako. So, road test lang natin. So ngayon mga George, wala na nagutok. So hanggang dito lang ang video natin kung bago wala sa... So ngayon mga George, wala na nagutok. Problem solved na si customer natin dito. So ngayon, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe. At huwag mo kakalimutan pinutin yung notification bell button para updated ka sa mga bagong video ko. So paano mga George, abang na kayo sa mga bagong video ko. No? Diyan na kayo. Bye-bye!